Hello. So, magandang gabi po. Welcome back. So, may re-report tayo ngayon na video call. Okay. See? So, ito may dinala sa ating video card. 2 gig lang ito. Medyo old model na siya. Hindi ko alam kung old model. Nabili daw niya sa customer ng... nabili niya lang daw ng 1,000. Ang sabi dito, black screen. Ito yun ang issue niya. So, black screen, GTX 760, 1 gig. Okay, check natin. Salang ko lang dito. Salang natin. Black screen. Check natin kung black screen nga ba ga. Meron siyang... So, power on natin. Ayan. Black screen daw. Sabi, gumagana daw. Ayan. So, hindi na natin tinester yung ano. Black screen daw eh. Check natin. May display. May display naman. Pero sabi niya kasi, pag boot daw niya, may display din. Pag nasa OS na, black screen. So, try natin. Nasa ng aking... So, subukan natin ang ano. I-test natin ang ating... I-test natin yung memory. Para sure. Okay. Restart natin. So, restart. Okay, start. So, modes natin. Gamitan natin ang modes. Check natin yung memory. Kasi black screen eh. Yan sabi na may-ari. Ayan, may lumabas nga siya na ano. Ayan. Go ahead. Check natin kung magpipail. So, ayan. Stress test natin. Stress test. Memory testing natin. Para malaman natin kung anong sira. Kung black screen kasi, ibig sabihin, kung black screen, may problema ang memory. Ayun, nag-fail. Anong error? So, shutdown. Okay, namatay na. So, check natin. Ang ating tester. Saksak natin dito sa ating isang memory. Isa-isang sa computer natin. Okay. Open natin siya. Okay, test. Check natin ang report. Okay, modes. Pasok tayo, report. Okay, may error. Ayan nga. So, may error nga siya. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pang 8. So, yung error niya. May bug siya sa pinaka sa gitna. Sa last ng pinakadulo. So, pakita ko sa inyo. Ayun, may bug siya. May error report. Haba, oh. Hindi siya nagre-read ng maayos. Remove natin yung video card. Para na-check natin. So, kaya siya black screen. Okay. Hanggaling ko lang yung tornilyo. Hindi natin yung tornilyo. Ibig sabihin, may problema ang memory. So, maganda-gandang repair ito, mga ganito. Magre-revolt tayo. So, turo ko sa inyo paano binabasa yung memory.
Mats version, Mats mode. Okay. Move. Okay, may flux pa siya. May ano pa siya, thermal paste. Okay. So, nilinis siya. Ayan. So, basa tayo, basa. How to read. Ayan. How to read ang, dahil memory ang problema niya. Ano to? Ba't ito ay malapot? May langis-langis. Hindi ko alam kung ano pinalinis. Pinisperyan siguro. So, ito yung ating ano, paon sa mga pins. Ito yung pin number 1. Then, punta tayo sa baba. Then, start tayo. Ang basa dyan, A1, A0, B1. Kasi, kaya sinama natin ito. Nasa likod po nakalagay yung isa. Ayun, no? Pansin nyo. Nasa likod nila gaya yung isang memory. Ayan. So, kaya yung pagbasa natin is A1, A0, B1, B0, C1, C0. Ang nakalagay dun ay D1 yung error. D1 and D0. So, ito yung may problema memory na to. So, tanggalin natin siya. Tanggalin ko lang siya, guys. Medyo matagal-tagal siyang tanggalin. Mga ganito. Matagal lang magtanggal ng memory. Ayan. So, tanggalin ko lang siya. Ayan. So, erable natin. Sana mapagana natin. Wala siyang tama. Hindi lang siya ng pin number 1 ito. Ito may pin number 1. May dot naman. Ayun natin ang flux. Try natin siyang erable. Lapit lang sa ganito. So, wala pa naman akong ano. Pang tatlo. Wala akong foil. So, paano ba yan? So, remove po lang siya, guys. Matagal yan tanggalin. So, yan. Natikal ko na. Super ang tagal tanggalin. Tigas kasi. So, ito siya. Ayan. So, rebuild ko lang to. Ang hirap magtanggal mga sinaunang video, memory. Matitikas. Ayan. So, ayan. So, tapos ko na siyang i-rebuild. So, ikabit na lang natin siya. So, ikabit ko na lang siya. Medyo matagal-tagal lang ito na kaunti. So, skip ko na yung video about kakabit. Medyo matagal. Okay. Okay. So, salang na natin. Nakabit ko na siya, guys. So, off camera na yung ating pagkakabit. So, nakabit na natin. Na-rebuild na natin isa. Then, plug ko na siya. Then, power on natin siya. Power on. Okay. Power on. Check natin. Sana mag-okay. May display. Sana mag-pass. Para success yung ating rebuilding. Success yung aking pagre-rebuild. Okay, Linux. Okay. Yan. Sana maglumampas. Mag-good ang ating report. Pag na-green, okay yan. Good yan. Sana mag-ana. Para success yung ating repair. Oops. Yan, nag-okay. So,
Try na natin ikabit yung kabit ko lang yung hard disk. So, namatay na siya. Kabit ko lang yung hard disk. Remove na natin ito. Ano kabit? Ito. Okay. Plug na natin yung USB ng ating modes. Okay, power on. I-boot na natin siya sa OS para makicheck natin kung black screen pa rin siya. Sabi na nga ako sa customer kasi black screen daw eh. So, I found. So, nakita natin yung error kanina sa ating modes. Linux. Memory testing. So, nag-build nga yung pinaka-last na yun. Sana maging okay yung ating job. So gabi na kasi, alas 9 na. Para ako na may makapagpahinga naman, makatulog. Okay, sana wala na siyang artifacts. Yeah, check natin kung gagana. So, sa susunod, ang mga next video natin ay yung rebooling na. Madali lang naman yung rebooling ng memory. So, yun, off camera ko na lang siya para mabilis yung ating pagre-repair. Kailangan ko kasi matapos. Gawa ng tutulog na rin kasi ako eh. Ayan. So, naghapit lang tayo. Check natin kung na-detect yung driver. Kailangan siya ma-detect. Ayan. GTX 760. Ayan. So, detected na siya guys. Working properly. Okay. Check natin sa ating. Ayan guys, mapapansin nyo. Ayan. Oops, black screen. Nag-detect yung driver. So, okay lang. Gula tayo dun, ha. So, ayan. So, ang ating repair ay NVIDIA GeForce GTX 760. So, ang kanyang vendor ay, sub-vendor is NVIDIA. Okay. Nagsiro siya guys. Ayan, nagsiro yung memory natin. Pero detected yung driver. So ngayon, nawala yung artifacts natin. Dahil nag-detect, so nauna lang siguro yung ating tech power up. So open ulit natin. Kasi kanina, baka old version driver yung ginamit. So try natin. Ayan, so okay. Nauna lang pala yung ating CPU tech power up. So, ayan. Makikita nyo naman siya, guys. So, 2 gig yung ating na-repair. Ayan. GTX. Yung ano. GPU. Ayan. Okay. Okay na siya, guys. Gumagana. So, hindi ko lang alam kung magsha-shutdown siya pag nag-ano tayo. Kalimitan kasi nagsha-shutdown ng aking unit pag tayo nag port mark stress test. Kasi hindi kaya siya ng power supply ko. Mababa lang kasi yung wattage na ito. So ngayon, nakakonect pa yan doon. So, subukan lang natin. Wala pa tayong budget pambili ng power supply. So, testing pa lang. Sige, try natin. Stress test nga natin kung mag-work sa maayos. Subok lang. Sana kayanin ang aking power supply. Kasi nakalagay dyan. So, mapansin nyo naman sa stress test. Either high overclocking settings. Yan. Insufficient power ratio. So, sa mga ganito kasi na ano na may external power supply 6 pin, 8 pin. So, nag-shutdown minsan yung stress test ko. Okay, try lang natin. Okay. Sana hindi mag-shutdown. So, yan. Speed natin. Ayan, exacto yung ating oras. Na-skip na natin yung rebooting ng memory. So, pinakita ko naman sa inyo, tinanggal ko yung memory din, inerable ko. So, sa report natin kanina, so, nakita naman natin, it's working. Ayan, habang naghihintay tayo, stress testing. So, ito yung report natin kanina. Saksa ko dito, pabasa ulit natin sa inyo. Pabasa ko sa inyo yung ating report sa ating Matmos Linux. Okay. Punta tayo ng modes. Yung ginagamit kong pan-testing, guys. Ayan, para makita nyo yung report. Ayan siya guys, yung report natin. Ayan o.
Ayan. So, kanina, mapansin nyo, di ba, nag-failed siya. Ayan yung modelo natin, no? GK104 testing. So, ngayon, nag-pass siya. Ayan, 0-0. No errors. So, success yung ating repair. Ngayon, nag-stress test na tayo. Ayan. CPU burning, test mode. Ayan, nag-high end na yung nag-high pan-speed na yung ating ano, tawag dito, yung pan. So, bumili siya lalo. Ito yung mode, ano, ito yung brand ng ating ano, M-Tech. Yeah. So, hindi ko kilala, hindi ko siya masyado kilala ang brand. Pero marami na ako na-repair na ganyan. Yan, no? Okay naman siya. So, pan speed is 86%. Yan. So, memory control load, 61%. Kinakaya niya. 2 gig yan. Yung ibang, ayan, yung kanyang, ano, power consumption, so 99%. Mabasa siya. Yan. Power consumption. Yung ibang video card, hindi binabasa to, sa static power to. Saka yung per capreason, sa ibang video card, hindi siya nagra-run. Pero dito nagra-run siya eh. Depende siguro sa modelo ng video card. Siguro yung mga iba hindi supported. Ganyan. Video engine load. So, 0. Hmm? Sa GPU load, so 100%. So, stress test tayo. So, wala pa yan masyadong thermal paste. So, yung dati kasi, kanina, yung dati pa rin. Lakas ng pan. Ang init ng buga. Ang init. Madadama mo, sobrang init niya. Parang nag-ano siya, ibaburn mode. Pilit niya, oh. Sobra. Sana kayaanin niyo stress test, hindi mag-shut down. Init niya. Okay na siya guys. Tumas na siya. Mapansin yung stress test hanggang dito. So, hindi naman natin yung kailangan hanggang dun sa dulo. Ang mahalaga dyan mula dun sa pag-init hanggang sa degree hanggang dito. So ito kasi pantay naman na yan hanggang dito sa dulo kahit gano'ng katagal. Ang mahalaga dyan ay ito yung overheating kasi na red. So, pag tumas yan, mula mababa ang temperature tataas, tataas. Yeah. So, ngayon, stable na kasi yan dyan. Hanggang sa dito. Yeah. So, okay na yung ating repair. So, hanggang dito na lang yung ating video. Yan, 2 gig memory. So, at least, solved na yung issue. Ang issue lang naman kasi ito, black screen eh. At least, nasolved natin yung issue. Nag-work na siya na maayos. So, matutuwa na yung ating customer. Baka tali nag-drop by dito sa ating shop kanina. Dinala niya. Nabili niya ng 1,000 pesos sa customer na black screen ang issue. So, yeah. So, certi pa rin siya nagawa. Yun nga, gumastos siya ng 2,000. Kasi charge ko siya ng 1,000 lang po yung charge ko. Kasi 2 gig siya. 1,000 lang yung aking charges. Sa rebooling. So, mura na yon para sa rebooling. So, mas easy job pa nga siya eh. Kumpara dun sa aking mga nire-repair na diagnosis na kinacharge ko lang ng 300. Eh, samantala nag-work akong diagnosis ng 4 hours para lang ma-solve, pero hindi na-solve. So, nag-charge pa rin tayo sa diagnosis ng 300 to 500 pesos. 4 hours. Samantala ito, ginawa natin. Inabot lang naman siya ng 1 hour in 1 hour. Isang oras. Nagawa ko siya. Okay na siya. Bahala na ang ating customer para sa testing, para sa thermal paste. So, wala namang hindi sinabing lagyan ng thermal paste. Pero nilagyan niya na ng thermal paste. May bago na kasi yung thermal paste nakita ko eh. Kanina pagbukas ko. Good na siya. Yan guys. Naka high level na yan. Ayan. Games na lang niya ite-testing. So, kanina pa yan nagra-run. Ilang minutes na yan. So, wala tayong minutes dito eh. Ito pala. Frame rate and 5 and 46, 5 and 52 minutes ang reading. May time pala siya. Yeah.
Okay na siya. Full speed. Karig lahat oh. Taas. So, ang init niya yan guys. So, mapansin. Sobrang init talaga. Ayan. So, end up ko na yung video. So, okay na siya. Success na. Solve na ating pag-repair. So, hanggang dito na lang video. Thank you for watching. Good night. Don't forget to subscribe, like, and comment na rin po kayo. Okay? Bye-bye!